Ayaw nila kay Marcos dahil mayaman ang mga Marcos bago pa nila pasukin ang politika. Sila lang naman ang abogado ng royal family na Talyano. Ang mga Talyano, sila lang naman ang nagmamay-ari ng buong Pilipinas noong unang panahon. Ang pangalan pa dati ng bansa natin ay Maharlika. Alam nyo ba na ang binabayad kay Marcos ay tunetunelada na mga ginto? Ayaw nila kay Marcos dahil bata pa lamang ito ay nakasuhan na ng murder. Estudyante pa lang siya noon ng abogasya. Alam nyo ba na hindi siya kumuha ng abogado para ipagtanggol ang kanyang sarili? At siya na mismo ang nagligtas sa kanyang sarili. At kinatigan naman ito ng korte. Ang sabi pa nga ng isa sa mga hukom na si Sergio Usmeña na malaki ang mayaambag ng batang ito sa ating bansa. Ayaw pa rin nila kay Marcos dahil siya lang naman ang may pinakamataas na marka sa kasaysayan ng abogasya dahil ang grado nito ay halos 100%. Kaya naman ito pinagdudahan at pinaretake ito sa kanya sa pamamagitan ng oral examination sa loob mismo ng korte at nakakuha pa rin siya ng grado na 95% na pinakamataas pa rin sa kasaysayan ng abogasya. Ayaw pa rin nila kay Marcos sapagkat siya lang naman ang pinakabatang politiko na nanalo bilang mayor, congressman, gobernador at senador. Ayaw pa rin nila kay Marcos sapagkat noong siya ay presidente na ang Pilipinas, tayo ang number one na exporter ng bigas at asukal sa ibang bansa. Sa ngayon ay tayo na ang sinusuplayan ng Thailand. Ayaw pa rin nila kay Marcos dahil siya lang naman ang nagtayo ng Manila International Airport na pinalitan ng pangalan ng mga Aquino ng NAIA na ang ibig sabihin ay Ninoy International Airport. Ayaw pa rin nila kay Marcos dahil proyekto din ito ang LRT1, Heart Center of the Philippines, Kidney Center, Nayong Pilipino, Bataan Nuclear Power Plant, Coconut Palace, PICC, Philippine Lung Center, Film Center, Golden Mosque for Muslim, SLEX and NLEX, ang pinakamahabang tulay sa Pilipinas, ang San Juanico Bridge, The Manila Planetarium, Kalawit sa Pari Farm, Palawan, MTRCB, NEDA, PGH, PDIC, Children's Hospital. Ayaw pa rin nila kay Marcos dahil tayo lang naman ay isa sa may pinakamalakas na war weapons sa buong mundo. Meron tayong sariling missile launcher na tinawag na Bongbong 1. Meron tayong 35 na FA Crusaders, 37 na F-5 jets, Santa Barbara first rocket launcher sa Pilipinas, Blue Diamond first team jet fighter sa Pilipinas. Ayaw pa rin nila kay Marcos sapagkat noon ay mahigpit na ipinagbabawal ang mga droga at ang pag-inom sa mga tabi ng kalsada at hindi rin pwedeng bumili ang mga foreigners ng real estate sa Pilipinas. Ayaw pa rin nila kay Marcos sapagkat siya lang naman ang presidente na walang kodigo kapag ito ay may speech. Ayaw pa rin nila kay Marcos sa dami ng pinatayo nitong eskwelahan, mga national schools at universidad, 37 na national school at 47 na university. Ayaw pa rin nila kay Marcos sapagkat nakagawa ito ng 20 na power plant sa iba't ibang sulok ng Pilipinas. Isa na dito ay ang Bataan Nuclear Power Plant na ipinasara ng Administrasyong Aquino simula nung sila ay umupo sa administrasyon. Ito pa ang ilang power plant, ang kilalang Magat Dam, Angat Dam at marami pang iba. Ayaw pa rin nila kay Marcos sapagkat nakapagpatayo ito ng mahigit na 20 na mga tulay sa Pilipinas. Kasama na dito ang San Juanico Bridge, Patapat Bayadak, Buntun Bridge, Mactan at Mandawi Bridge, Candaba Bayadak at marami pang iba. Ayaw talaga nila kay Marcos dahil ito ang mga naipasa niyang batas, ang POEA, the National Manpower and Youth Council, na ngayon ay TESDA, SSS, GSIS, Pag-asa, Nawasa, Pag-ibig, Death Penalty, National Home Mortgage, PAGCOR at 13th Month Pay. Ilan lamang yan sa mga proyekto ng Pangulong Marcos at hindi ko na rin siya inisa-isa sapagkat napakahaba ng listahan. Shoutout Marites Castillo. At sa lahat po ng sumusuporta sa channel na ito, sa mga gusto pong magpa-shoutout, comment down below. Ikaw kaibigan, ayaw mo rin ba sa Pangulong Ferdinand Marcos? Ikaw ba ay naniniwala sa mga paninira sa kanya? I-comment mo na yan. Alam naman natin na lahat ng ibinibintang sa kanila ay walang napatunayan sapagkat walang sapat na ebidensya at na-dismiss lahat ng kaso. So once again, thank you and I will see you guys on my next video.